isang bayan, bayan muna. Teka, sorry, hindi ko nakikita yung iba. Lenny, Davante Babae, Lanao Pink Movement for Lenny. Ano po? Youth for Lenny, maraming salamat. Hindi ko nababasa. Illegal Pricing. Tama ba? Sorry, magpapatulong ako magbasa. Pasensya na. Matanda na. Illegal Pag-drag. Kognar. Ayan, maraming salamat. Ayan pala. Illegal Pag-drag ko, Kognar Organization Incorporated. Senator Lisa Contiveros, nandun po. Senator Joel Villanueva, nandun. Pero sorry, sorry yung mga hindi ko nababasa, pero masaya-masaya po ako, nakabalik ako dito sa Iligan. Sana masaya din kayo. Masaya ba kayo na nandito kami ngayon? Ikakwento ko lang po sa inyo. Ang Iligan, isa sa mga lugar dito sa buong bansa na parati kong pinupuntahan. Nandito kami kasi always very quietly, pero marami po kaming mga projects as both sa Lanao del Sur saka sa Lanao del Norte, and lagi po yung ating staging ground ay Iligan. In fact, dito po sa Iligan, naglagi po tayo dito during the Marawi siege dahil inaasikaso natin yung mga evacuees na nandito. So, madalas tayong pabalik-balik. Ayun, yung iba nga nandito. Pati yung ating Angat Buhay Village na mga kasama nandito sila. Dito po mismo sa Lanao del Norte, meron po tayong mga project sa Kauswagan, meron tayo sa Baloy, meron po tayo sa Tangkal, meron tayo sa Kapatagan. Iba-iba pong projects yun. Ang mga projects po natin, livelihood, rural development, public education, health. Nung nagkaroon po ng surge, yung nagkaroon tayo ng pandemic, pabalik-balik din tayo dito kasi binibigyan po natin ng mga PPE sets, saka medical supplies, yung ating mga ospital, saka mga health center. Pero yung sa akin po, kaya po ito kinakwento sa inyo. Dahil ang pinaglalaban po natin ngayon, maging matapat yung susunod na gobyerno. Bakit po mahalaga? Bakit po mahalaga na ang gobyerno maging matapat? Ang mga namamahala ay maging matitino at mahuhusay? Dahil pag matapat po ang pamahalaan, yun yung assurance na aangat ang buhay ng lahat. Kami po sa Office of the Vice President, kahit po kaunti yung aming mandato, kaunti yung aming budget, marami po kaming nagagawa dahil marunong kaming maghawak ng pera ng taong bayan. Ngayong eleksyon, marami yung bibisita sa atin ng mga kandidato, di ba? Marami yung pupunta dito. Siguro po yung una natin itanong, nung wala pang eleksyon, binisita niyo ba kami? Naalala man lang ba tayo nung walang eleksyon? Yung pangalawa, pag sinabi po sa atin na mahal ko yung mahihirap, dapat ang sunod natin na itanong, paano natin pinakita na mahal natin yung mahihirap? Pag sinabi po sa atin na galit ako sa korupsyon, hanapan po natin ang resibo.
Correct! Nakailang meetings na din po ako dito sa Iligan yung kumakandidato po ako noong 2016. Admin candidate ako, marami din taong pumunta. Pero ngayon ko lang po dito sa meeting natin na to, ngayon ko lang po nakita na yung lahat ng mga nag-a-attend, lahat sila invested sa ginagawa natin. Dito kayo, gusto kong sabihin? Anong gusto kong sabihin? Bakit nandito kayo ngayong umaga? Kaya mong buwag lang, ay gusto kong nasukot kayo ngayong umaga. Nandito kayo ngayong umaga dahil naiintindihan nyo na napakahalaga ng eleksyon na ito. Yung eleksyon pong ito, hindi lang to pipili tayo ng kandidato, pero pipili tayo kung anong klaseng pamamahala yung gusto nating mamayanin sa bayan natin sa susunod na 6 na taon. Bakit ba maraming mga kabataan dito? Bakit maraming kabataan dito ngayon? Dahil alam nyo na kinabukasan nyo yung pinaglalaban natin. Totoo, wala naman po akong laban na hindi maging mahirap. Marami po nagsasabi, kailangan pa tayo maghapon sa service. Totoo, maghapon pa po tayo. Meron pa po tayo mga 75 days to go. Pero yung pinakamahalaga, na iintindihan po natin na eleksyon na to, hindi ko po ito laban. Hindi po ito laban ng mga kasama ko sa likod. Pero laban po natin itong lahat. Pag naging maayos ang pamahalaan, anong gustong sabihin niyan sa mga estudyante kagaya ninyo? Ang ibig sabihin, hindi magiging hadlang yung kahirapan para hindi makapag-aral. Dahil ang pamahalaan, inaasikaso yung mga pangangailangan. Ang gusto sabihin niyan, hindi natatapos sa pagbigay ng scholarship yung tulong. Pero sinisiguro na kahit may scholarship, kung nahihirapan pa din sa tirahan, sa alawan, sa pamasahe, merong programa na mag-aasikaso dyan. Ano pong gustong sabihin niyan dun sa mga evacuees na hanggang ngayon, wala pa din nalilipatan na bahay. O, gaya sa inyo. Ang gustong sabihin niyan, kung ang gobyerno matapat, sisiguraduhin niya na hindi lang siya magpapatayo ng mga bahay. Pero sisiguraduhin niya na dahil sa mga bahay na pinapatayo niya, bubuno yung buhay ng mga pamilyang tinutulungan niya. Kabahagi na dyan, yung kabuhayan, hindi lang yung bubong na titirahan. Ano pong gustong sabihin niyan sa mga illegal vendors na nandito? Ang gustong sabihin niyan na yung kahirapan na pinagdadaanan ng vendors sa kapital, sa merkado, yung lahat na pinagdadaanan na kabigatan, nandyan ang gobyerno para tulungan sila. Yung mga reklamo sa tubig na maiinom, yung mga reklamo sa mahal na kuryente. Kung matapat ang pamahalaan, pamahalaan ang sisiguro na hindi siya magiging pabigat para sa mga tao. Kaya ako po sinasabi na hindi lang ito laban natin. Hindi lang ito laban ko, pero laban natin lahat. Meron pa po tayong 75 days to go. Meron po tayong assignment sa bawat isa. Ang assignment po sa bawat isa,
labanan po natin yung kasinungalingan. Isa po yun sa mga hinaharap natin ngayon na mga kahirapan. Tatang eleksyon ang magiging basehan niya kasinungalingan, lagot tayo lahat. Kaya tayo po, lalabanan natin yung kasinungalingan, yung mensahe ng kabutihan ay ipapaabot natin sa mga kakilala, mga kapamilya, mga kaklase, mga kaibigan natin. Papaintindi natin na hindi dapat sasayangin yung eleksyon na ito. Pwede ba yun? Handa pa tayong gawin yun? Kasi kung handa po tayong gawin yun, malaki po yung pag-asa natin ngayong eleksyon. Kaya sa akin po gusto kong magpasalamat, pero ang akin pong paghingi ng tulong ay ihihingi ko din po ng tulong yung mga kasama ko, hindi lang po ako. Kasi kung ako lang po, hindi ko kakayanin. Kailangan ko ng isang buong team para po magawa natin yung ating trabaho. Yung iba po hindi sa atin nakasama ngayong umaga, pero meron po silang representatives dito. Palakpakan po natin. Ito po kasama natin siya mismo, Attorney Alex Lacson. Palakpakan po natin. Nandito din po representative ni Senator Laila De Lima, si Congressman Tom Villarin. Nandito din po si representative ni Senator Sonny Trillanes, si Ms. Amor Alonto. Nandito din po si Bang Marila, representative ni Attorney Sonny Madula. Nandito din po isang bayan, Senatorial Vet, Congressman Nery Colmenares. Yung iba po hindi natin kasama, pero yung mga groups na nagsusupport sa kanila nandyan. Nandyan po Senator Dick Gordon, nandyan si Senator Risa Multiveros. Ayan, Chef, nandyan si Senator Joel Villanueva. Nandyan si Senator Chel Jocno. Nandyan po, syempre, si Senator Sonny Trillanes. Hihingi po kami ng inyong tulong, pero hindi lang po yung tulong na kami ay botohan sa eleksyon, pero yung tulong na samahan niyo po kami sa laban na ito. Kaya maraming maraming salamat po sa iligan, maraming salamat sa Lanao del Norte, saka Lanao del Sur na nandito. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na pagpunta namin. Mabuhay po kayong lahat! Yeah!